So ngayon pong araw na to, magse-setup tayo ng tricycle. Tricycle na 2 pieces na 15 inches. Ayan po ang ampli niya. So Lightning Lab. Lightning Lab Mono CL1000.1D Power Amplifier Class D. Tapos ito naman po yung box niya. 2D15 po laman yan. So hindi po natin siya masisilip. Makikita lang natin dito sa gilid. Ayan. Okay mga ka-radio. So yung box po na to hindi ko po gawa. Kaya ang mangyayari po dito, papalitan po namin ang aming box. Ayan po kasi gusto ng may-ari palitan ng box. So maya maya po ikakabit na namin. Kakalasin pala muna namin yung mga gamit nito at isasampa namin yung box. Okay, so stay tuned lang kayo mga karadyo. Yun na nga mga karadyo. So tuloy-tuloy lang po tayo. Oops, teka lang. Kaya pa ba? Kami kaya pa? Abang-abang lang kayo mga karadyo at magsisimula na po tayo. Basta idol na setup, Don Audio Love. Don Audio Love. Di daw masyadong malakas, pero pwede na. Powered by Usbong ng Alagaw. Kaya puno ng stamina. Hey yo, what's up mga karadyo. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel na Don Audio Love. So, shout out nga pala muna sa ating mga kasamang gumagawa dito sa Don Audio Love. Kila Boss Bilog at siyempre si Boss Gibo in the house. So balik po tayo dito sa ating gagawin. Okay, tuloy-tuloy lang tayo mga karadyo. Ito nga po pala yung mga ampli niya. So ang ampli niya po dito is X12MRBF710BT. So may Bluetooth na naman pala to. Kagaya nung isang setup natin na tricycle na maliit lang, small setup. So ito nga rin pala, small budget setup lang din to, 2 pieces de 15. So tingnan natin yung setup dati, yung wiring niya dati. So ang ginamit na wiring dito mga karadyo is gauge number, ano to? Gauge number, number 10 ba to? Oh, number 10. Then yung isa number 8. So number 10 yung positive niya, number 8 yung negative. So baliktad pa, parehas lang. Tapos dito naman tayo sa kabila. Gauge number 8 din. Tapos nakita niyo ba? Gauge number 8 din. Tapos so, number 10 nga din yung ano. Number 10 din yung wire niya dito sa positive. Babaguhin po natin yan mga karadyo. Medyo maliliit po yung wire eh. Tingin naman dito sa tingin naman tayo dito sa ano 710. Ay sobrang liliit din. Number 16 lang mga radyo, number 16 lang yung ginamit sa ano. So hindi siya bibigay talaga yung lakas niya kapag kaganto lang ang wire niya. Sobra liit. O, baka masunog to. Pwedeng uminit yung ampli niya eh. Pwedeng uminit din yung wire kapag na over volume ka. So ayan po yung mga wire nya. Tingnan po natin, naka stereo mode. So yung kabilang channel hindi na ginamit. Ay meron pala stereo rin. So hindi siya naka bridge. Hindi siya naka bridge mode. So titingnan natin siya kung may magagawa tayo para lumakas yung sounds. Okay, stay tuned pa rin kayo. Ngayon naman mga karadyo, sisimulan ng baklasin ni Boss Gibo ang ating mga ampli para i-rewiring. Then palitan yung baffles. Papalitan natin yung baffles niya. Isang kaway muna. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Okay, tago na si Bilog. At ito naman yung ibang gamit niya mga karadyo. Pakita natin. Audio Life Parametric.
4 pieces, ito po yung isa. So ito yung main volume niya sa kanyang sounds. Eh pakita naman natin outer. Meron siya ditong DCS 450 Broadway compression unit 450. Ito walang wire, sira ba to? Siguro sira. Then meron siya ritong CY300 by Crown, CY300 po yan, yung kulay blue. Tapos yung itim na sa gitna, si BCS 300. So bali ang ano niya, 3 pieces na 300 watts na compression unit plus 450 na hindi gumagana. Titingnan natin kung gagana pa siya. Meron din siya dito ang DU150 by Crown din. Mas kilala dito sa Bulacan na trompa. Ayan, dalawa, 2 pieces po yan. Tapos meron horn na 6x7 plastic horn. O, parehas siya. Ayan. So, ikutan lang natin mga karadyo yung tricycle niya. Ikutan lang natin. So, may ceiling siya rito, ceiling or kisame eh. 6 pieces, 8 inches. Wala siyang laman, siguro eh, wala pang budget yung mayari. Pero magkakalaman din yan. Hintay-hintay lang siguro tayo. Yun nga, ikot pa tayo. Ikot pa tayo mga radyo. Meron siya nakalagay dito, pangalan ng may-ari, Boss Manny. So shout out sa may-ari ito, Boss Manny. Manny Boy. Manny Boy. So shout out nga pala kay CG Sidecar. CG. Yun. CG Sidecar, Boss Gilbert Cruz. Yes, tingnan natin dito sa baba, mga radyo. Ayan, meron siyang baterya dito. Gel type to. Gel type battery. Narada. 180 amperes. 180 amperes na narada. Na nga mga karadyo, ang laman pala ng speaker natin dito is 2 pieces. JH157, ang sabi po yun ng may-ari. So, shoutout nga pala muna sa may-ari. Ito nga po pala siya. Si Boss Nico, anak ni Boss Manny. Ayan. So, kaway ka muna, pare. Ayaw na, ayun, ayaw na, ayun, ayaw na, ayun. Bati naman ito, tayo mo. Ang shoutout na ayaw, ayaw mo. No, sige. Ngayon, ayan na babaklasin ng mga karadyo ang box. So, wala palang pintura ang ilalim nito. Nabubulok ko pagka ganito. So, ayan. Kaya ba, mga boss? Kaya ba? Oops, kaya ba? So, hindi kaya. Tulungan natin. Stay tuned lang kayo mga karadyo at bababa lang namin yung box. Ngayon na mga karadyo, nakalabas na ang box. So kakalasin na natin to ngayon. Okay mga karadyo, eto naman, kakabit na po natin yung speaker na JH157. Okay yan, kita nyo naman. 400 watts nominal, 700 watts max. Instrumental nga siya, pero gagawin natin siyang pang-bass. Kasi matigas pong bumayo ang jackhammer. Ayun pa po yung isa. Medyo pinatutuyo-tuyo lang. Ayan. Kasi pinahira na namin siya ng pampatigas. Ay, babalik din na po nila. Tapos. Oops. Oops. Together with Boss Bilog. 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 No. In the heart, yo. Oh, yan po ang itsura ng ating box, dual 15 W box. Ito po yung ginawa natin nung nakaraan, mga karadyo. So matetesting na po natin siya ngayon. Yung aming ginawa nung nakaraan na box. Sa mga hindi pa nakapanood ng video na 'yon, paka-search na lang dito sa Don Audio Lab.
double box 2 pieces ni 15 para makita yung design. Nakakabit na po ang ating dalawang GH157 Jackhammer. So gamitan nyo lang siya ng number 14 speaker wire, mga radyo. Then ang kabit nito ay parallel para maging 4 ohm siya. So stay tuned lang kayo, mga karadyo, at kakabit na yan ni Boss Gibo. At syempre kasama pa rin natin yung may-ari. Ayan pa rin po siya. Ayan karadyo, lagi nyo lang tatandaan yung parallel natin. Kasi 8 ohms siya, kailangan natin bumaba. Dahil yung amplifier natin is 2 ohms na. Mas maganda nga kung mas mababa pa siya sa 4 ohms. Kaso hindi siya pwedeng bumaba pa sa 4 ohms gawa ng 2 pieces 8 ohms siya. Parallel connection. Siyempre parallel. Yun na nga mga kaibigan, kakabit na po ni Boss Bilog. Yun? Sige. Matatapos na po ni Boss Bilog. Nakakagaling po talaga ni Boss Bilog mag-tornillo. Yo! So sa harap naman po tayo, lilipat naman po tayo sa harap ng radyo. Radyo, kasi lukuyan po ngayon nagwa-wiring si Boss Gibo ng ating parametric, ang ating 4 pieces parametric. So hindi na ho namin pakikita sa inyo kung paano i-wiring or lagyan ng jack yung parametric. Kasi may video naman ho kami riyan, balikan nyo na lang po doon sa small budget setup na part 1. So hanapin nyo na lang po dito sa amin, dito sa aming channel. Andyan lang din naman po yan. Okay. So wina-wiring na po kasalukuyan ni Boss Gibo ang ating ampling Lightning Lab at X12F710 na may Bluetooth. So pakita ko lang muna sa inyo ang mga pihitan ng ating Lightning Lab amplifier. So meron siyang gain, zero volume, then bass boost kung gusto niyo nang gumagapang, LPF low pass frequency. So ayan ang ibig sabihin ng LPF low pass frequency. So ayusin lang po natin yung wiring niyan para presentable naman siya. Na mga karadyo, nakakabit na po ang ating negative to negative. Ayan, negative wire. So, parang Pearland audio lang din, dalawang negative tapos dalawang negative rin dito sa isang ampli. Then etong positive, ito yung magiging negative wire nung ating speaker. Tapos ito yung positive natin sa baba. Ayan mga karadyo, medyo naayos-ayos na ang ating wire. Siyempre kailangan medyo ayos naman yung wire kahit paano. Okay, ngayon naman kinakabit na po yung baffles ng ating dalawang magiting na mga ngabit, si Boss Bilog and Boss Gibo. So ayan, pinagbubuti po nila.
Alright, nakakabit na mga karadyo. Nakakabit na ang ating box na dalawang dual 15W box. At ngayon naman, kakabit na po natin ang ating amplifier. Dire-diretso lang tayo mga karadyo. Okay, nakakabit na mga karadyo. At nakakabit na rin ang ating box. Ayos-ayos na po yung wiring natin. Ayan. Hindi na siya magulo. So eto po, tuturo na namin sa inyo kung paano ang wiring nito. Ang tamang wiring ng paglilink. So nandito po tayo sa taas, nakita niyo kulay blue na to. Kulay blue na wire. Auto wire po yan. Gauge number 14. Galing po yan sa speaker natin. So negative po yan, negative wire. Negative wire yan. Then eto po yung ating positive wire. Dito sa isang ampli sa baba, ang ating master volume or main volume na amplifier. So ito po yung positive, ayun naman yung negative. So dalawang negative dito pinagsama, dalawang negative, ayan sa baba. So ito yung silipin niya. So medyo malabo, walang ilaw, buksan natin ang ilaw. Then on the lights. Okay, so ayan, nakita niya mga kaibigan, positive, negative. Ito yung blue. Pero positive yan ha. Negative wire. Link yan, tamang link. Tamang link kasi yan. Then ito naman yung negative. Negative. Pagsasamahin yung negative dito, saka yung negative dito sa baba. So ayan, magkasama na yan mga karadyo. Then dito naman, ulitin ko ulit. Ang ating bridgeable. Kung paano mag-bridge ng dalawang ampli. Out. Galing sa out. Master volume papunta sa input ng amplifier ang ating negative amp. So ito ang ito yung ating pinaka source line input, right and left. So yung red yung right, yung black naman yung ano left. So ganyan lang mga radyo. So testing na natin yan maya maya. Wait lang kayo, huwag kayo maglilipat ng channel at marami pa kayong matututunan dito. So stay tuning in lang. And don't forget to like. Syempre, paki-like nyo naman tong video na to mga karadyo. Okay mga karadyo, ngayon naman ang wiring ng ating trompa. DU 150 by Crown. Driver unit, ibig sabihin ng DU. DU 150. So huwag nyo lalagyan siya ng kapasitor mga karadyo. Huwag nyo lalagyan. Pag linagyan nyo yung kapasitor yan, magiging tweeter yan. Ninipis ang boses nyan. Kaya nga siya trompe. Wala siyang tweeter. Wala siyang ano. Wala siyang kapasitor. Huwag niyo siyang lalagyan ng kapasitor. Nakarekta lang siya. Siyempre, tamang tuning pa rin sa amplifier nating 710. Huwag niyo siyang lalagyan ng bass. Ayun ang sikreto ron. Para hindi siya masunog. So, ang gagawin natin dito, 16 ohms ba to? O, 16 ohms nga siya. So, ang gagawin natin dito, gagawin natin siyang 8 ohms. Then, bridge sa ampli. Para maging 4 ohms siya, mga karadyo. So pagka pinag-ano nyo yan, pagka pinaralal nyo yung dalawa na yan, 16, magiging 8 yan. So pag bridge nyo sa ampli yan, 4 ohms na yan. Diba? So ayan, may konting natutunan naman kayo sa amin dito, kahit pa paano. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maglilipat. So sa mga bago pa lang dito mga karadyo, sa mga bago pa lang dito sa amin channel, don't forget to like, share, and subscribe. Para palagi kayong updated. Sabi nga ni Bilog, Boss Bilog, mag-like, subscribe. So, mag-like and subscribe daw kayo. Radyo, kung may iba pa kayong katanungan, paki-comment na lang dito sa baba. Para sa inyong mga katanungan. So, na-wiringan na po natin ang ating trompa, ang ating DU 150. Ang susunod naman natin ngayon ay ang BCS or CY300. So ayan po ang ating BCS300. Binaklas muna kasi medyo mahirap siyang ikabit eh. Medyo mahirap ikabit yung wire. Masikip. Siguro sa pagkakagawa ng ating pinaka frame. Okay, so kung magpapagawa po kayo ng frame, huwag kayo mag-atubili na magpagawa sa professional, syempre welder. Meron kaming welder dito, si Boss Joben. So shout out Boss Joben. Ngayon naman kung taga-Kalumpit kayo,
si Boss Nel, Pangulong Nel Cortez ng Audio Kalumpiteño. Dito lang tayo mga karadyo, ayun kasalukuyan pa rin po sila nagwa-wire. Ayan, ng ating mga magigiting na wiring. Hindi lang sila taga-tabas, pang sports pa. Okay, pang wiring din sila siyempre. Pero dapat alam nila lahat yan. Lalo na si Boss Bilog. Hindi lang puro Yossi, di ba? Dapat wiring din. So, papaalala ko lang po sa inyo ang kapit natin dito. Yo, ang ginagawa po natin ngayon ay paglilink. Paglilink ng amplifier ng Team Lightning Lab. So, sa karamihan po dito sa Bulacan, sa small budget setup, na halagang 35 to 40K, may sounds ka na. So, gumamit ka ng dalawang 2 pieces, LL1000 or LL850 link. May budget-budget ka naman, pwede kang gumamit ng mas mataas-taas na watts nun. Mga LL15 or LL2000. So, dire-diretso pa rin tayo mga karadyo. So, ituro nga pa lang po namin sa inyo kung paanong wiring dito sa tatlong 8 ohms. So, ang ginagawa po namin dito, kasi tatlo siya, medyo alanganin siya. Medyo alanganin siya. So, ang gagawin natin dito, yung dalawa lang ang pagsasamahin natin. Okay, yung dalawa lang ang pagsasamahin natin dito. So, positive to positive, negative to negative, yung dalawa para 4 ohms. So, pagkabit nyo siya sa ampli, huwag nyo siyang bi-bridge. Para 4 ohms pa rin siya. Then, yung isang matitira, single lang siya, single wire. Mare, eto, single wire nyo lang. Okay, si single wire nyo lang. Tapos, bridge nyo sa ampli para 4 ohms pa rin siya. Diba? Ganun lang pong gagawin nyo. So, yung dalawa, stereo mode. Huwag nyo siyang bi-bridge. Mare, eto, magkasama, pinagsama nyo, positive to positive. Stereo mode lang para 4 ohms pa rin. So, kung eto, stable siya, 4 ohms, bridge nyo siya. Okay? So, gamit lang kayo ng value. Capacitor. Lalagyan kasi ng capacitor to. So, gamit kayo ng 3.3. Ayan. 3.3 microfarad. Okay, mga karadyo. So, kahit anong capacitor naman, pwede naman to eh. Ito. 3.3 din to. Oops. Ayan. 3.3 din to mga karadyo. Audio peeler. Pero mas maganda to, audio peeler. Mas maganda to. Gamitin. Basta yan na yan. Makita, tandaan nyo na lang. So, lagyan nyo po siya. Lahat siya lagyan nyo. Para iwas unog, di ba? So, okay na mga karadyo. Ayan, nakakabit na. Nakakabit na ang ating Team Lightning Lab na amplifier. So, may power na rin siya. Ayan, kung nakikita nyo. Hindi ko nakikita. So, wait lang. Puputo tayo sa kabila. Ayan mga karadyo. Nakita nyo naman, may ilaw na siya. May ilaw na ang ating Lightning Lab amplifier. So, dalawa yan, magka-link. So, testingin na natin siya. Testingin na natin yung bass niya. Kung ano ba magiging tunog. Naka-low volume lang tayo, mga karadyo. So, testingin na natin. Pwedeng mag-volume dito talaga eh. So hindi rin kami makalayo. Gawa ng umulan, masyadong maputik yung daan punta sa bukid. So dito lang tayo magsa-soundcheck kahit medyo mahina lang. Okay. So tuning muna tayo. Thank you.
This is the mix of DJ Tapos mga ka-audio. So please like, share and subscribe para sa marami pang videos na i-upload and sound setup tutorial. So muli, marami pong salamat sa nanood. Basta idol na setup. Don Audio Love. Don Audio Love. Di daw masyadong malakas, pero pwede na. Powered by Usbong ng Alagaw. Kaya puno ng stamina.